have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time as this. We'll be right back.
From Great Britain, from Chinese, our brethren in Chinese countries, in the Middle East, in Africa, wherever you are right now, the Lord allow you to watch, to view, to listen to our service, our program this day, because the Lord has something great for each one of us. Kaya palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Sabihin natin ulit, God is good. Forever. Yeah. Meron ba talagang forever? Meron. Meron talagang forever. Amen. Jesus is forever. The kingdom of Jesus is forever. Amen. And God is good. Forever. Amen. Alam ba ka natin si Lord? God is good. God is good. God is good. God is good forever. Amen. He's not just good all the time. No, but God is good forever. Yeah. Masahin mo nga ng malakas. God is good forever. Yan na ba talaga ang pinakamalakas? Masahin nga mo ng malakas. God is good forever. Mukhang mahina pa. No? Mukhang mas malakas sa mga. Lakasan pa muna natin. God is good. Mahina pa rin, no? Eh, minsan, napahintulutan, no? Magamat wala akong plano, napahintulutan eh. Nakapasok ako ng Araneta Coliseum at nakapanood ako ng basketball, no? So, wala naman talaga akong planong manood talaga, ano ko. At ako'y nagulat na lamang ako'y nasa loob na wala na akong magawa. Ay, ang lakas ng hiyaman doon, may tao ba ba? At pag sila'y humiyaw talaga ron, nagtatayuhan pa talaga sila. At pag sila'y humiyaw talaga, nagpapalampakan, pati pa talaga nila, gumagano talaga. Amen. May tao mahuwa dito. Yun ay para sa kanilang kumunan. Yun ay para sa kanilang ina-idol na player. Ano po? Ay hamas mo tayo para kay Lord. Amen? Wala na pang sumasagot, lalo pang humina. Sabihin natin, God is good! God is good! Forever! Sa huling pagkakataon, louder! God is good forever! Amen. Palakpakan natin si Lord. Philippians 1:6. In the book of Philippians 1:6, it says, being confident of this, that He, the Lord, who began a good work in you, will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Being confident, no doubt, no unbelief, no double-mindedness. Walang magdadalawang isip, walang pagdududa, walang hindi paniniwala. Natitiyak ko, pakisabi, natitiyak. Being confident of this, natitiyak ko na ang Diyos na nagpasimula ng magandang bagay sa inyong buhay ay tatapos ito hanggang sa kanyang pagbabalik. Hindi niya lang itutuloy, tatapusin niya hanggang sa kanyang ikalawang pagbabalik. Amin mo ba? May tao pa ho ba rito? Yan, huwag tayong mahihiya, huwag tayong matatakot, huwag tayong nakabahan. Sino rito? Hallelujah! No. Ang ginawa ng Diyos ng kabutihan, taas ang kamay. Sino rito ang ginawa ng Diyos ng kabutihan? Sino rito ang alam mo sa sarili mo may ginawang maganda sa iyo ang Diyos? Ulitin ko uli, huwag matatakot, huwag mahihiya, huwag kakabahan. Sino rito yung alam na alam mo may ginawang mabuti sa iyo ang Diyos? Kikitaas mo ang kamay, kahit maamuin natin, okay lang. May ginawang magmamaganda sa inyo ang Diyos, mabuti sa inyo ang Diyos. Amen. Naalala niyo ba kung ano yung magandang ginawa sa inyo ng Diyos? Kaya naman tao. Yan. Ano-ano yung mga magagandang ginawa sa atin ng Diyos? Pinatawad niya tayo sa ating kasalanan. Binago niya yung ating buhay.
pinagaling yung ating karamdaman, pinagagaling ang ating mga karamdaman, sinasabot yung ating mga panalangin. Nakakapag-aaral tayo ang ating mga anak, nakakapagbayad tayo ng tuition fee. May tao pa ba rito? Kumakain tayo 5 beses sa isang araw, hindi lang 3. Minsan 6 pa, may 2 merienda, meron pang midnight snack. Tama po ba? No. The Lord is good to us. And He is providing for all of our needs. The Lord is saving us, healing us, no? Doing great things in our lives. Amen. May tao ba ho ba rito? Amin po ba? So, mga minamahal, ang Diyos ay mabuti. At ang sabi ng Biblia, being confident. Sa Tagalog, natitiyak ko. Walang duda, walang magdadalawang isip, walang hindi paniniwala. Being confident of this. Natitiyak ko. Pakisabi, natitiyak. Being confident. In English, being confident. Sa Tagalog, natitiyak ko. Natitiyak, tiyak na tiyak. Walang pagdududa, walang magdadalawang isip, walang hindi paniniwala, natitiyak ko. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. No. Natitiyak ko na may ginawang maganda ang Diyos sa inyo. Itutuloy niya ang paggawa ng maganda sa inyo. Amen! Nakunawaan po ba ninyo ako? Praise God! Palakpakan natin si Lord. Apostle Paul, he said, alam mo ba, brethren, when Apostle Paul wrote the book of Philippians, no? For the Philippi brethren, no? For your information, he was in prison at that time. Nakakulong po siya. Pero sa kabila ng kanyang dinadano sa pagdurusa, no? Masaya pa rin siya. Amen! Sapagat alam niya, ang paggawa ng Diyos ng mabuti ay tuloy-tuloy. Amen. Palakpakan natin si Lord. Despite that He was in prison that time, no? But still, the happiness is in His heart. Because He knew that the good things the Lord, no? is doing in our lives, He will bring it to completion. Itutuloy po niya. Amin po ba? Sabihin mo sa sarili mo, tuloy-tuloy ang kabutihan ng Diyos sa akin. Yes, lakasan mo, tuloy-tuloy ang kabutihan ng Diyos sa akin. Yeah. Number one, now truly, the Lord is good. Yung iba may mga doubt eh. Talaga bang mabuti ang Diyos? Yes. In the book of Psalm 100 verse 5, it says, truly the Lord is good, for the Lord is good, and His love endures forever. For the Lord is good. Yes? Amen? No amen? For the Lord is good, and His love endures forever. Nagpapatuloy ang kanyang pag-ibig forever. Ang kanyang katapatan ay nagpapatuloy through all generations. Hanggang may buhay, tuloy-tuloy ang katapatan, tuloy-tuloy ang pag-ibig, tuloy-tuloy ang kabutihan ng Diyos. Amen? Amen. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. So number one, truly the Lord is good. Number two, to all, He has compassion on all He has made. The Lord is good to all. Pakisabi, the Lord is good to all. Mabuti ang Diyos sa lahat. Nakikinig po ba tayo? Mabuti ang Diyos sa lahat. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Namimili ba ang Diyos na para padadamahan niya ng kabutihan? Is there favoritism with God? No. Amen. No. For the Lord is good, sabi ng Biblia, He has compassion on all He has made. Yeah. Ikat na lang yun. Yeah.
Ang sabi kay Lord in the book of Psalm 13 verses, it says, Psalm 13 verse 6, it says, I will sing to the Lord for He has been good to me. Ako ay aawit sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti sa akin. Amen. John, mabuti ba si Lord? Hindi ka na ba sumasagot, takap ka ng takap ng bibig mo? Pag kinakausap ba tayo, dapat ba magtakap ng bibig? Mabuti ba si Lord? Amen. Kaya siya ay umawit para sa Panginoon. Ikaw ba yung umawit kanina? Ha? Mabuti na lang, napilit kita. Kaya pag pinipilit ko kayong gumalo, pinipilit ko kayong maglingkod sa Panginoon, magpapilit na kayo. Amen! Oo. Mabuti na lang, napilit ko ito. Kaya pag yan, bumabati ng mga Happy Father's Day, Happy Birthday sa akin, iyak ng iyak yan. Salamat po, pinilit ninyo ako. Sabi niyo sa akin, I love you po. Lolo, extra kita nila. Praise God. So truly, the Lord is good. Amen. Number two na tayo. Number two. Yeah. God is doing good. God is doing good things in our lives. No? Hindi lang mabuti ang Diyos, kundi ang Diyos ay gumagawa ng mabuti para sa atin. Yeah. Hindi lang mabuti ang Diyos, kundi ang Diyos ay gumagawa ng mabuti para sa atin. Nakikinig pa po ba tayo? Makikita natin sa Awit 34 verse 10. Pakisabi, Awit 34 verse 10. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Maaari daw ang mga leon ay magutom. Ang mga leon magaling yan. Maghuli ng kakainin. Magaling yan na manlapa. Ang mga leon ay magaling gumawa ng paraan para silang makakain. Pero ang mga leon daw ay maaaring magutom. Amen! Pero ang mga tunay na Kristiyano, hindi magugutom. Amen! Amen. Palangkangan natin si Lord. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Natutuwa ba kayo ron? Sino ang natutuwa? Ang taas ng kamay. Ganyan ka ba matuwa? Nakasimangot? Ang alam mo, yung mga natutuwa, nakangiti yun eh. Ipakita mo nga sa katabi mo kung paano ka matuwa. Praise God. Amen. Next next verse. I say to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good thing. Yeah. Ang sabi ko noon, sinasabi ko sa Panginoon na ikaw ang aking Panginoon. Walang mabuting bagay sa akin malibang bigay mo. Amen? Lahat ng mga mabubuting bagay na ating nararanasan, bigay ng Diyos. Amen! Iyong kagandahan at kapugian ninyo, bigay ng Diyos yan. Tingnan nyo katabi ninyo. Sabihin mo, bigay ka nilo. Yes! Kaya kita mo, no, napalitaan ninyo sa news, merong sasali siya sa beauty pageant, di ba? Bumili sa internet ng slimming pills, na hindi siya PFAD approved. Ininom niya ito, imbis na siya ay nag-slim, payat siya. Nakuha ninyo, payat siya ngayon. Dahil kasi, magiging buto na siya, patay na kasi siya. Sasali siya sa beauty pageant, beauty contest. Bumili siya ng gamot sa internet, slimming pills. Ininom niya ito, hindi BFAD approved. Bureau of Food and Drugs. Department ba yun? BFAD. Ngayon, gusto niya kasi manalo siya. Ngayon, hindi siya nanalo, talo siya, patay pa siya. Sapagkat yung binilan niya, hindi BFAD approved. Tapos, na-overdose pa. Nakikinig pa po ba tayo? Kaya tingnan natin yung ating mga katawan, masayahan na tayo riyan. Masayahan na tayo sa ating mga kulay.
Masiyahan na tayo sa ating mga ilong. Okay na yan. Masiyahan na tayo sa ating mga height. Amen. Itao ba ako marito? Huwag na nating puwersahin. Alam nyo, dumating din sa time na itong si... yung magandang artista na parang manika, parang prinsesa. Sino nga ba yan? Maputi? Nagkaroon siya ng sakit na anorexia ba yun? Kung tawagin, i-correct niyo ako kung mali yung pagkakasabi ko. Yung bang pagkakain sila, ayaw nilang tumaba. Pagsubo nila, tutukutin nila para iluwa nila. Yes. Dahil na ayaw tumaba eh. Gusto manatiling sexy. Kaya patawag silang kumain, tutukutin nila yung para isuka nila. Ito po, ito po itong story. Sa mga nagnanasa na huwag tumaba o sumeksi, gagawa sila ng mga bagay-bagay na nagpapasira, nagpapasakit, maaari idulot nito yung kamatayan. Nahihinig pa rin tayo. So let us accept who we are in the Lord. Accept our height, accept our color, no? Accept everything in us. The Bible says we are fearfully and wonderfully made. Tayo po ay nilikha ng Diyos na kaibig-ibig. Sabihin mo ng malakas, kaibig-ibig ako! Kaibig-ibig ako! Yan. Hayaan mong mahalin ka ng sino pa man dahil sa ikaw ay ikaw. Ganun yun. Kaya tayo, mahal tayo ng Diyos dahil tayo ay tayo. Don't compare yourselves to others. Huwag na huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba. You are a unique person in the eyes of God. You have unique talent from the Lord. You have unique giftings from God. So accept who you are in the Lord, no? Just do your part, no? Ayun, yun lang yun. May tao pa mo ba rito? Yan. Kaya truly, the Lord is good and God is doing good things in our lives. In the book of James, chapter 1, verse 7, it says, good and perfect gift comes from above. And every good and perfect gift comes from above. Kaya pag sinend ko yung mga verses, pakicheck kung yung topic anan mo, nakapaloob siya. Nakikinig mo ba tayo? Every good and perfect gift comes from above. Kanino nagmumula ang mga magaganda at mabubuting bagay? Kanino? Kay Lord. Yeah. In the book of Psalm 31 verse 19 it says, Psalm 31 verse 19 it says, how abundant, pakisabi abundant, are the good things that you have stored for those who fear you, that you bestow in the sight of all on those who take refuge in you. Hindi lang pala mabubuting bagay ang binibigay ng Diyos. Umaapaw na mga mabubuting bagay ang binibigay ng Diyos. Hindi lang pala mabubuting bagay ang binibigay ng Diyos. Umaapaw na mga mabubuting bagay ang binibigay ng Diyos. Amen! It is not just the good things that we are receiving from the Lord, no? But abundant, no? Abundant, no? Are the good things that the Lord is giving us. Pakisabi, abundant. Sa Biblia mo, guhitan mo yan. Ang ibig sabihin, umaapaw, masagana. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah! Kaya alam mo kung ako ay maraming laging minawawala sa akin, sa amin, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi ibig sabihin, umaapaw sa akin o sa amin. Bibili ako ng toothpaste, mawawala. Bibili ako ng sinilas, mawawala. Bibili ako ng t-shirt, may magbibigay sa akin, mawawala. Bibili ako ng sweatshirt, may magbibigay sa akin, mawawala. Bibili ako ng mouthwash, gagamitin ko, wala na. Kagagamit ko pa lang, magmumunog ako uli, wala na. Ay, okay na. Kasi may nawawala sa akin, may nakukuha sa akin o sa amin. Amin, may tama mo ba rito? Ay kung meron gustong kumuha, tapos walang makukuha, ay gawawa naman siya.
Wow, alaman siya! Hello! Itaong maho pa rito? Nung ako'y nagturo ng gimba, nakaupo ako doon sa kubo bago ako magturo. Inihahanda-handa ko ngayong 500 sa bulsa ko. Ibibigay ko sa isang kapatid, no? Sapagat walang trabaho yung asawa niya, pinipersecute pa, ginigipit pa, very active na naglilingkod kay Kristo. Kaya ang plano ko, bago ako umalis, bigyan siya ng 500. May tao pa ako ba rito? Ay nung ibibigay ko na yung 500 ko, nagulat ako, wala na. Sabi ko, okay na yun. Baka yung nakapulot, nakakailangan. Amen? Eh kung nangangailangan na kasi, wala ko siyang mapupulot. Kawawa naman. May tao pa ba rito? May tao pa ba rito? Kaya siguro pinapahintulutan ng Diyos na maraming nawawala eh. Gagamitin mo pa lang, mapupulot ka, wala na eh. Nandiyan pa lang sa harapan mo, pagtingin mo, wala na eh. May tao pa ba rito? Eh mabuti na rin yun. Hindi ko sinasabing mabuti yung namumuha ng hindi ka nila. Pero mabuti na rin yun, may nakukuha sila. Amen! E tao pa po rito, mabuti na rin yun. At least may nakukuha sila. Hindi ko sinasabing masarap makuha ng hindi ka nila. At magandang makuha ng hindi ka nila. Kasi sabi ng Biblia, huwag kayong magnanakaw. Amen? Exodus chapter 20 verse 15. Huwag kayong magnanakaw. Ako sa naranasan kong hirap ng buhay, gusto ko na ngayon yung kaalwanan eh. Kaya sinisikap ko na bawat galaw at kilos ko. No? May mga gamit. Pag nandito ako sa church, pagpunta ko ng CR, may toothpaste ako dyan, may mouthwash ako dyan, may gel ako dyan, may sibilyo ako dyan, may pang-ahit ako dyan. Para in case, at kung dito ako mag-i-stay sa church, kumpleto yan dyan. May tao pa ako marito. Alam sa masag ko. Para hindi na ako bababa, nasa 28 floor pa naman tayo. Mabuti na lang, pati ba yung mga tubot ko? Ay, the Bible says in Exodus 20 verse 15, thou shall not steal. I'm not happy, no? Na laging may nawawala sa akin o sa amin. Pero natutuwa na rin ako kasi may nakukuha sila. May tao pa bumalik. Hello, walang sumasagot. Sapagkat, kaya sila may nakukuha sa atin dahil ang pagpapala ng Diyos sa atin ay maapaw, sumasagana. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon Diyos na mahal. Ang ganda nito, abundant. Gungitan mo yan, abundant. Kung tagaalag yung Bible mo, kung ano mo yung nakalagay dyan na word, yung puwita mo. Yes. It's a rhema word from the Lord. Pag sinabi ng rhema, a word from the Word. Ang salita, salita mula sa salita ng Diyos. The spoken word. Nakikinig pa po tayo. How abundant are the good things that you have stored for those who fear you. Kaya tandaan natin, ang kabutihan ng Diyos ay umaapaw, umasagana. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Next, ano yung sunod natin? Number three na tayo. God will do good things in our lives forever. Ang ganda. Truly the Lord is good. Di ba? But the Lord is not only good, He will do good things in our lives. Amen? And He will do good things in our lives forever. Meron bang forever? Never. Naniniwala ba kayo sa forever? Naniniwala tayo. Because the kingdom of Jesus is forever. Napakagandang mensahe, the kingdom of Jesus is forever. Orderin nyo yung DVD na yun, napakaganda. The kingdom of Jesus is forever. Napakadalawang mensahe kong about forever. Una sa ating outdoor fellowship, meron forever doon eh, no?
Jesus, ano ba pamagat natin to? Jesus, our friends forever. Amen? Best friends forever. Parang gano'n. Tapos dito, yung special occasion yun. No? The kingdom of Jesus is forever. Ngayon, Sunday service, God is good forever. Tingnan natin sa Psalm 23, verse 6. Surely, your goodness, and love will follow me all the days of my life. Pakisabi, buong buhay ko. Buong buhay ko, mararanasan ko ang kabutihan ng Diyos. Amen. Buong buhay. Ilang taon ka na ngayon? Ilang taon ba ang gusto mong mabuhay sa mundong ibabo na ito? Sa buong buhay mo na yan, mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Amen? Amen? Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Alam nyo, yung mga tagpa-backslide, yung mga hindi na naglilingkod sa Diyos, hindi na dumadalo, yun yung mga pakaramdam nila ay hindi na nila nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Pero pag alam mo, alam na alam mo, nararamdaman mo ang kabutihan ng Lord, hindi ka aalis sa Kanya. Alam mo, I've been preaching the word of the Lord for so many years now. Nandami na, ilang taon na po ako nangangaral ng salita ng Diyos. Tingin mo kayo sa akin. Pero every time natatayo ako sa inyong harapan, hindi ko nakakalimutang lumuhod muna sa Diyos bago ako tumayo. Yes. Bago ako mag-aaral. Hindi ko na tinitingnan kung marami yan. Minsan, pumapasok yung mga kapatid natin dun sa office, sa kwarto, nagugulat na lang sila, nakita nila nakalungkot ako. Minsan, papasok ng misis ko, yung mga anak ko, nagugulat na lang sila, nakalungkot ako. Sa bawat tayo ko, dito kahit saan ako magbe-preach, hindi pwedeng hindi muna ako lumuhod. Bakit? Sapagkat ang kabutihan ng Diyos ay patuloy kong nararanasan. Amen! Amen! Palakpakan natin si Lord. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ayaw ko nang maglingkod kasi wala nang mga nagyayari. Bakit na lang ako nai-stress, patuloy pa rin nai-stress. Ayaw ko nang maglindamalo, ayaw ko nang magbigay. Hindi naman nawawala yung pagka-stress ko eh. Mga minamahal, ang Diyos po ay mabuti. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. May forever ba? Mayroon. Palakpakan natin si Lord. Yung forever nila sa mall, hanggang 21 lang eh. Forever 21. 22, wala na. Di ba? Pagpunta mo ng mall, forever 21. Hanggang 21 lang, 22, wala na. Eh sa atin, forever talaga eh. No? Infinite. No? Walang hangganan talaga. Nakikinig pa po ba tayo? Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Palakpakan natin si Lord ng lakas. Hallelujah! Next! Tuloy natin yan, yung Philippians 1:6, yung ating text kanina. Being confident. In the word na confident, guhitan niyo yan. Sa Tagalog ninyo, natitiyak ko. Guhitan niyo yan. Minsan, alam mo, nag-aalala tayo, di ba? Makakabayad kaya ako ng tuition fee? Makakabayad kaya ako ng mga bills? Makakapag-aaral pa kaya ako o yung mga anak ko? Makakatapos ba ako ng pag-aaral o yung mga anak ko? Minsan marami tayong pinag-aalala. Marami tayong pinagkakabahala sa ating buhay. At yun ang nagiging dahilan sa ating mga pag-aalala. Hindi na tayo nagbabasa ng Bible, hindi na tayo dumadalo, hindi na tayo naglilingkod sa Diyos. Inuuna natin ng maraming bagay. Amen. Kasi sa ating pag-aalala,
Pati ka na tumatalo. Alam mo naman, kailangan na natin ng pera. Kahit linggo, trabaho tayo. Kapag di ka na tumatalo, siyempre, kinakailangan mag-aral tayo ngayon. Exam pa naman. Kailangan makapasa tayo. Marami tayong pinag-aalala. Marami tayong pinagkakabahala sa mundo ibabaw to sa buhay na ito. We worry in so many things. We prioritize many things, no? Because of worry. We want to do this, we want to do that, because ang tingin natin, we need all those things. Kailangan natin unahin. Imbis na unahin ang pagdalo, paglilingkod, o unahin ang pag-aaral, pagkatrabaho. Imbis unahin ang unahin si Lord sa maraming bagay, ang daming pinag-aalala. Ang daming kinakakabahan, ang daming kinakatakutan. Kaya alam niyo, ang ganda ng mensahe nito. Ako mismo na blessed dito eh. Pakisabi, natitiyak ko. Being confident na ang Diyos na nagpasimula sa buhay ko, itutuloy niya ito. Amen! Amen! Kaya isipin mo, ano yung magandang ginawa ng Diyos sa buhay natin? At inagay mo sa puso mo, tuloy-tuloy ito! Amen! Tuloy-tuloy ito! Walang hangganan ito. Masang iniisip natin, kumain tayo ngayon, kakain ba uli ako bukas? Kaya nga sabi ng Biblia, give us this day our daily bread. This day, our daily bread. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Hindi sinabing bigyan niyo po kami ng pag-isang taon na. Para hindi na kami mag-aalala. Ang ibig sabihin ng Panginoon niyan, from day to day, have faith in God. Amen! Kumain ka ngayon, makakain ka uli bukas. Amen! Nakabayad ka ng tuition fee ngayon, makakabayad ka uli bukas. Amen! Merong street children. Tinampot siya ng mayaman. Pinaliguan siya ng mayaman. Binihisan siya. Pinakain siya ng masarap. At ang sabi ng mayaman sa kanya, dito ka natitira. At ang ginawa ng batang ito, nagtabi siya ng maraming pagkain sa kwarto niya. At ang sabi ng mayaman nakapunod sa kanya, bakit ang dami mong tinabing pagkain niya sa kwarto mo? Kasi mahabang panahon po, hindi ako nakakain ng maayos. Hindi rin ako nakakain ng ganito masarap. Nanigurado na po ako. Nagtabi na ako. At ang sabi sa kanya ng mayaman na dumampun sa kanya, tumampun sa kanya, huwag ka nang magtabi. Amen. Amen. Dahil ang pagkain mo ng masarap, tuloy-tuloy yan. Pakisabi, tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy! Amen. Dahil tumutuwa ako sa mensaheng ito eh. Philippians 1:6, alam na natin ito eh. Kinakanta na nga natin ito eh. He who began a good work in you. Diba? Eh, tama mo ba rito? He who began a good work in you will be faithful to complete it. Diba? Will be faithful to complete it. Ano bang kaya? He who started a work will be, ano kaya? Ha? Eh? Walang to, ano? Wala na mga umaasisanan dito, nakatago lahat yung mga tao. Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Taba ko na rito. Next, dalhin natin ang pagbasa. Yan. Dahil ang Diyos ay mabuti, at mabuti siya magpakailan-kailan pa man,
At ang kanyang kabutihan ay umaapaw because God is good and He's doing good things in our lives. And the Lord's doing good things in our lives forever. No? And the abundant no, goodness of God no, ay nakalaan para sa atin. Nakikinig po po tayo. We are receiving abundant goodness of God. We experience abundance. Abundant goodness of God. So we have to make Jesus as our Lord God and Savior. Kaya sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, kung hindi pa si Christ ang Diyos mo, Panginoon mo, tagapagligtas, gawin mo na kayo. To all of our viewers and listeners, make Jesus as our Lord God and Savior now. Psalm 34 verse 8 it says, taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. Tikman mo, maranasan mo na mabuti ang Diyos. Amen? You know, many people never experience the goodness of God. Maraming tao hindi nila naranasan ang kabutihan ng Diyos. Pero tayo alam natin na mabuti ang Diyos. Tuloy natin ang magbasa next verse. Surely God is good to Israel. Surely God is good to the Benjamites. And surely God is good to all the nations of the world. Amen? Hindi pwedeng talunin ng China ang Pilipinas. Amen? Sakali mang pumutok ang gera, talo ang China. Amen? Oh. Dahil sila ay mga komunistang walang Diyos. As a nation, China is a communist nation. No God. They don't believe in God. But the Philippines belongs to Jesus. Amen? And the Philippines is a kingdom of Jesus and have a destiny in Jesus Christ. Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. Kaya dapat yung mga puso natin, puro dalisay. Amen? Sabi nga sa kanta, a pure heart, that's what I long for. Yeah. Next verse. Good and the upright is the Lord. Good and upright is He. Kanta ninyo. Alam niyo ba maraming kanta mula sa Bible? At magaganda ang mga kanta ng unang panahon kaya sa ngayon. Good and upright is the Lord. Amen po ba? Good and upright is the Lord. Therefore, He instructs sinners in His ways. Tinuturuan daw ng Diyos ang mga masasama, amen, para bumuti. So allow God to teach us, to instruct us. Mahintulutan natin ang Diyos na tayo ay turuan. Amen? Na iwanan natin ang ating mga kasalanan. Ayan. Sino ang hindi napapatawad? Lahat man ng kasalanan mapapatawad? Oo. Pero anong kasalanan ang hindi mapatawad? Yung ayaw ihingi ng tawad. Lahat ng kasalanan pwedeng mapatawad. Pero anong kasalanan ang hindi mapatawad? Yung ayaw humingi ng tawad. Paano mapapatawad yun? All sins can be forgiven. But there is one sin that can never be forgiven. The unrepentant, heart. Sin that is not willing to be repented. Yung kasalanan na ayaw pagsisihan. Kaya hindi tayo mapapatawad ng Diyos kung ayaw nating magsisi ng ating kasalanan. Amen? Next. You are good and what you do is good. Mabuti ka at ang lahat ng mga ginagawa mo ay mabuti. Teach me your decrees. Kung mabuti ang Diyos, dapat magpaturo tayo sa Kanya ng mga kautosan ng mga batas. Sabi nga sa kanta, teach me your way, O Lord my God, and I will walk in your truth. Give me a totally undivided heart. Sabi nga, magaganda yung mga kanta ng unang panahon. May tao mahuba rito. Na kinakailangan ang mga bagong kanta ngayon, ang mga lumang kanta noon ay pagsamahin.
At saka yung mga kanta mo, hindi gaano mabubulol, hindi gaano maiingay, di mo ba? At saka kahit naman yung kanta noon ng ano, sa yung kanta ng mga secular song, di mo ba? Di ba yung mga kanta ng secular song ng unang panahon, naiintindihan mo ba yung mga lirik eh? Oh, I did it my way, and now the end is near. Di ba naiintindihan? Eh, ngayon eh. Maram-aram, bakit? Inigyan mo ito, nai. Eh, magsalo mo, ayun. Nanda pa ba yung mga kanta ngayon, din hindi mo maiintindihan? Ayun, 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 kasi hindi mo nga pala maintindihan yung mga lirik na yun eh. Di ba? Meron pang nene. Nene! Ito ako pa rito. Noong unang panahon, yung mga lyrics naiintindihan yung kanta ng mundo. Ngayon, di mo na maintindihan. Noon yung mga sayo noon, naiintindihan mo pa eh. Tsa-tsara, tsa-tsa-tsa. Eh ngayon, di mo na maintindihan eh. Di mo na maintindihan yung mga sayo ba yun? Ganun din yung sa Panginoon kung magkaminsan. Nang unang panahon, magaganda yung lirik, naintindihan mo talaga, malanap na mo talaga eh. Ay ngayon, kung magkaminsan, di mo na manamdam eh. Kitao po mo ba? Eh sabi ng Bible, you are good at what you do is good. Teach me your decrees. Kung mabuti ang Diyos, magpaturo tayo sa Panginoon. Turuan mo po ako. Turuan mo po ako, Panginoon. Ituro mo sa akin kung ano yung mga dapat kong lakaran. Ituro mo sa akin ano yung mga dapat kong iwasan. Teach me, Lord, what is good for me. What things that I must avoid, that I should be avoided. Teach me your law. Teach me your decrees. Dapat magpaturo tayo sa Panginoon. Amen? Eh, paano tayo matututo kung puro tayo Google? Kung paano tayo, kung puro tayo YouTube, kung puro tayo internet, puro tayo Facebook, matututo tayo sa magitan ng salita ng Diyos. Ako, ang dami kong version ng Biblia. Misan yung isang Biblia naman ang hinahawakan ko, ibang version nun, isa masarap basahin yun. Noong kasi nung unbeliever ako, namamolekta ako ng mga stamps. Namamolekta ako ng old coins. Amen? Kung ano-ano yung mga kinokolekta ko. Eh, iba naman, namamolekta ng GF at ng BF. Kitao ba ho ba rito? Eh, iba, namamolekta ng mga asawa. Hindi lang sila naka-single SIM, naka-dual SIM. Triple SIM at quadruple SIM. Itao pa po ba rito? Ganyan yung makita. Sa KLJF, wala na. Single SIM lang. Single network lang tayo. Itao pa po ba? Ganyan. Kung ano-anong kinukulekta natin nung unbelievers pa tayo. Amen? Yes, di ba? Ako, nung unbelievers pa ako, mahilig tulang kumulekta ko. Ano-anong mga kinukulekta ko? Eh, iba naman nakakulekta ng mga pictures ng kanilang mga inibig ng unang panahon. Amen? Ito yung first love ko. May second love, may third love, may fourth love. Yeah. Mga kinakulekta ng kinakulekta. Pero nung ako'y naborn again, ang kinakulekta ko pa yun na. Different versions of Bible. When I was not yet born again, I'm collecting many things. As a remembrance, as a memory. But when I got born again, I begin to collect different versions of Bibles. Yeah. Kaya ang sarap basahin, nakikinig po kung tatawa. Ang sarap na maunawaan yung mga salita ng Diyos. Glory to God. Amen. Alampakan natin si Lord. Next verse. Turn from evil and do good. Yeah. Dahil mabuti ang Lord, no? Ang kinakailangan natin ay lumayo sa kasamaan. Turn from evil and do good. Gumawa ng mabuti. Seek peace. Hanapin ang kapayapaan, hindi ang away. Hanapin ang kapayapaan and pursue it. Hanapin ang kapayapaan, hindi ang away. Tao pa mo pa rito. Kaya nung tayo ay mga hindi maborn again, matatapang tayo. Hindi tayo umaasaw, hindi tayo sa masumpo.
meron ng tayo ay the born again, ang hinahanap na natin ngayon ay kapayapaan. Amen? At ating pinupos na kapayapaan. Amen? We are troublemakers when we were not yet born again. But when we got born again, we become peace-loving people. Amen? Mga people with a humble heart, praise the Lord. Hallelujah. Alampakan natin ang Panginoon niyo sa buhay. Next, huli natin ang pagbasa. Yeah. Dahil ang Diyos ay mabuti, amen, no? Dapat ang Diyos ay ating purihin at pasalamatan. Mabuti ba ang Diyos? Amen. So, dapat natin siyang purihin at pasalamatan. Tingnan natin yung awit 135 verse 3. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praise to His name. Sing praise to His name. Amen. Kaya kung dati ka sa praise and worship ministry, balikan mo. Kung maghikayat ka pa ng marami pa sa praise and worship ministry. O kaya naman kung dati ka kumaawit ng mga praising songs, worship songs before the Lord sa harapan ng mga tao, do it again. It's nice to sing praise and worship songs before the Lord. And even in front of many people, we must not be afraid, we must not be ashamed to sing praises and worship songs before the Lord and before or in front of many people. May tao pa ho pa rito. Sing, but praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praise to His name, for that is awesome. Kaya yung iba, umaaten, preaching lang, ayaw nila ng praise and worship. Mali. Kahit na ano ba ang pagkukulang sa praise and worship ministry, kahit hindi maganda ang boses natin, tapos sumabay tayo. Dahil ipinapakita natin sa Diyos, mabuti siya. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Habang naglulutuan, naglalaba naman ang ginagawa mo, sing praise and worship songs before the Lord. Kaya amang marinig ka ng mga tao na umaawit, nagpupuri, sumasamba ka sa Panginoon sa mahal. Amen. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praise to His name, for that is pleasant. May tao pa ko ba rito? Alam niyo ang kagaligayahan ko, may mga naliligtas. Pero mas kaligayahan ko pag may nakikita akong yung mga naligtas naglilingkod sa Diyos. Ang sarap na. Ang sarap nung nakita, ang sarap nung panuulit. Mga naligtas ang naglilingkod sa Diyos. Nagpupuri, sumasamba sa Diyos sapagat alam nila na ang Diyos ay mabuti. Amen. Amen. Next. Yeah. Give thanks to the Lord for His good. Magpasalamat sa Panginoon dahil mabuti siya. Alam mo, pagising mo sa umaga, magpasalamat ka. Bago ka matulog, magpasalamat ka. Huwag mong tingnan yung mga problema, yung mga pagsubok, mga laban ng buhay. Kahit sino pang nakasimangot, nakangibig yan, huwag mong pansinin. Magpasalamat ka. As you wake up in the morning, and before you retire at night, no? Give thanks to the Lord. Whatever problems arise in our lives, whatever problems we encounter in our lives, we have to thank the Lord. Amen? Amen. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Kanta rin yan. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Kahit na bumabaha, give thanks. Kahit na bumabagyo, give thanks. Bisan maray bugas, give thanks. Bisan maray sudan, bisan maray-maray, give thanks. Kamantiin na boy, give thanks. Tao pa ako rito. Bisan, juray, kamantiin na boy. Give thanks. Give thanks! Sinigaw nga tayong lahat, salamat po, Panginoon! Salamat po, Panginoon! Iyan ang dapat marinig ng mundo! Problema.
problema na naman, problema na naman. Sumang-sumang ako, sumasakit na ang ulo ko. Yan ang lagi narinig sa atin. Problema, pagsubok, laban ang buhay. Wala nito, wala niyan. Alam mo, minimiting ko palagi yung mga kapatid natin, yung mga leader natin, lalo na yung mga kasama ko sa bahay. Nasabihin ko sa kanila, alam nyo anong kalagayan natin, ganito ang kalagayan natin. Wala tayong ganyan, wala tayong ganyan, wala tayong pambayad na ganito, wala tayong pambili ng ganito. Pero gusto kong sabihin sa inyo, may darating na malaking sarapi dahil ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, tuloy-tuloy! Yes! Huwag natin tingnan yung mga problema, yung mga pagsubok lamang ng buhay. Ang tingnan natin yung kabutihan ng Diyos. Amen? Look not to the problems, but look to the goodness of God. Look not to the problems, but look to what the Lord will do. Amen? Excited na excited ako uli sa magandang karami ng Panginoon! Kaya nga lungkot na lungkot ako sa mga mabait mga lalaki. Oo, naglilingkot, tumatago pa rin sila sa ibang church. Kaya lamang, hindi nila nararanasan ang high calling of God. Kasi pag may problema, pag subok lamang ng buhay, tatakas sila eh. Tayo iba, people of my calling and people of destiny, kingdom of Jesus people. Kaya may problema, kaya may pagsubok, kaya wala, hindi tayo tumatangas, hindi tayo umalis! We are the kingdom that cannot be shaken! Hinaharap natin yan, kaya tutulong-tulungan natin na namin! At naniniwala tayo, buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, God's not dead. He is alive, God's not dead. Amen! Hallelujah! Truly, problems are coming. Great problems are coming. Yes! It cannot be avoided. Those problems cannot be avoided in this present life. But do not magnify those problems. But dwell on the goodness of God. Doon tayong manahan sa pag-ibig sa kabutihan ng Diyos. Amen! Hallelujah! Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Magpasalamat sa Diyos. Umawi sa Panginoon. Magpuri sa Panginoon. Kaya pag may mga nakikita akong mga unbelievers na nabuborn again, pag may mga nakikita akong backsliders na bumabalik, kapag may nakikita ako mga hindi naglilingkod sa Diyos, naglilingkod na. Kapag may mga nakikita ako mga dating naglilingkod na bumabalik sa Panginoon, ang saya-saya ko! Amen! Dahil ang kasayahan nararamdaman ko ay kasayahan din ng Diyos. At masasabi kong tagumpay ako. May tao mahuma rito. Kaya nung narinig kong si Sister Jo ang umakanta kanina, sabi ko sa sarili ko, pwede na rin ako mamatay. Ako walang biro. Kasi nagpakanta ko yung lagi nagtatago eh. May tao pa ho ba rito? Pero hindi pa ako mamamatay. Marami pa ako mapaglilikod na lagi nagtatago. Lagi nagtatago, tumatakas, tumaanis. Maraming sim. Mapapabalik natin lahat yun sa Panginoon! Amen! Dahil magkakapangyarihan ng Diyos! Hallelujah! Ito ang pahuma rito. Ngayon, lagi nakaupo yung silikuron eh. Ang taga... Ang buwanan pa, magdumalo, taunan pa nga eh. E
Kini, umaawit na, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Yan ang tunay kong kayamanan. Yung may maligtas at may mapaglingkod ako para sa Panginoon. Yung totoong kayamanan. Amen. Matatala ko ng langit siya. Eh, magkaroon ako ng Porsche, Lamborghini, Ferrari. Hindi ko matatala ng langit yan. Magkaroon ako ng marami trophy. Hindi ko matatala ng langit yan. If I receive many trophies, no? If I have beautiful and expensive luxury cars, I can hindi ko pwede tinan madala lahat ng langit yan. Pero yung mga maligtas ko yung mga tao, mapaglingkod ko yung mga tao, madadala ko sa langit yan! Sama-sama kami sa langit, amen? Ito ako pamumulito. Give thanks to the Lord, for He is good, His loving dwells forever. Next, tuloy natin. Number 6. Dahil mabuti ang Diyos, paglinuran natin siya. Ibahagi sa iba ang kanyang kabutihan. Tuparin natin ang mga pinangako natin sa Diyos. Dahil mabuti ang Diyos, paglinuran natin siya, ibahagi natin sa Diyos, sa iba ang pag-ibig ng Diyos, tuparin natin ang mga pinangako natin sa Diyos. Mabuti ba ang Diyos? Ipagsabi mo. We all know that God is good. Tell them to your loved ones. Tell them to your classmates, to your teachers, to your students. Tell them to your neighbors. Tell to everybody, to everyone, the goodness of God. Sabihin mo sa kanila, mabuti ang Diyos. Kaya yung demon possessed man, sabi niya, I will follow you wherever you go. When the demon possessed man was delivered by Jesus from many demons, from legion of demons, he said, I will follow you wherever you go. And Jesus said, go home to your family and tell them the goodness that the Lord did unto you. The good things that the Lord did unto you. You know, mga kapatid, ipagsabi natin sa lahat ng tao ang mabubuting bagay na ginagawa ng Lord. Sabihin mo sa kanila, mabuti ang Lord. Nagpapatawad ng kasalanan, nagpapagaling, nagbibigay ng physical, etc. Tell to your friends, tell to your loved ones, to your professors, to your students, to everybody. Tell them about the goodness of God. Amen? Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya, ipagsabi mo. Di ba pag meron kong produkto, ang ganda? Di ba pinagsasabi mo yung produkto mo? Uy, ang ganda nito, ginawin mo itong ano na to. Chocolate na ito. Ang ganda nito. Ang ganda nito. Ang sarap nito. Uy, panoorin mo yung magbili ko lang ganito. Maganda. Si Jesus ang builder, panoorin mo. May tao pa ho. Paglingkuran natin ng Diyos. Ibahagi natin sa iba ang pag-ibig ng Diyos. Tuparin natin ang mga pangarap natin sa Diyos. Tingnan natin ang Psalm 116, verse 12 to 14. What shall I return to the Lord for all His goodness to me? Pag nalaman natin na ang Diyos ay mabuti at mabuti siya magpakailan-kailan pa man, the next question is this. What shall I return to the Lord for all His goodness to me? Paano mo mababayaran ng Diyos? Paano mo mababayaran ng Diyos? May tao pa ho ba rito? How can I repay the goodness of God? What shall I return to the Lord for all His goodness to me? How can I repay the goodness of God? Nagpapatawad siya, nagpapagaling siya. Maraming magagandang bagay na ginagawa sa akin ng Diyos. Anong gagawin ko para mabayaran mo siya? I will live out the cup of salvation. Ipahayag natin sa marami ang pagliligtas ng Diyos. Itaas natin
Ipahayag natin, idiklara natin yung pagliligtas ng Diyos. Amen? Para maraming tao rin ay maligtas. Ngayon, mag-ina, magkapatid, kapwa ministro, ay naglalaman-laman ngayon sa INC. Kalooban na ng Diyos yan. Dahil masyadong makapangyarihan ng INC na hinihingian ng mga politiko ng boto. Ngayon, sa internet, sa television, sa dyaryo, deklarado may korupsyon sa loob ng INC. Sila ang nagdideklara niyan, hindi tayo. Amen. Wala tayong alam patungkol sa mga bagay na yan. Yung mga abuloy ay nagagamit sa mga pangsarili, sa mga layaw at luho daw ayon sa katila. Nagpapatayo ng mga hindi dapat ipatayo. Na hindi sambahan daw ang napapatayo kundi Philippine Arena. Na overpricing daw. May mga pamamahagi daw ng bigas na overpricing. May mga leader daw doon ayon sa mismo sa kanila. Mga branded at mga luxury car ang mga ginagamit. Nag-a-around the world kasama ang family, abuli yun. Itawag ang mga rito. Mga kapatid, tayo ang totoong Iglesia ni Cristo. Ipagsabi mo sa lahat ng tao, sa Kingdom of Jesus Fellowship, walang korupsyon. Amen? Walang mga nabubuhay dito sa luxury. At walang mabubuhay dito sa luxury. Wala rito magnanakaw. Amen? Iligtas na natin sila, i-evangelize natin sila. How can I repay the goodness of the Lord? I will live out the camp of salvation and call on the name of the Lord. Let us serve God in whatever capacity. No? Ano man yung kapasidad na kaya natin, paglingkuran natin ng Diyos. Misang sabi nga na isang kapatid, nalulungkot siya kasi wala daw nagpapalam, wala daw dumadalaw sa kanya. Pero ang sabi naman na isang kapatid, ang totoo lang, hindi naman ikaw ang dapat dinadalaw. Ang totoo lang, nauna ka pa sa akin. Ang dapat natin dalawin yung mga bago ngayon. Hindi ikaw na matagal na. Lungkot na lungkot ka at walang dumadalaw sa'yo. Pero hindi mo alam na lulungkot ang Diyos kasi nagpapadalaw ang mabayang tagal-tagal mo. Ang daming bago niya na dapat natin dalawin. At tao pa ako pa rito. Sino ang umaakay sa bata? Di ba yung may edad na? Hindi yung bata ang umaakay sa matanda. Hindi pwede sabihin sa matanda, tara, kamit na tayo, nalayang kita. Sabihin ng baby, kamit na tayo. Natural tayo, mga may edad na, maliban lang na kung mga ano na tayo. Saan, tandaan pa ako eh. Hindi, mga kaya, pwede na tayo malalayan. Kaya yung mga... kung hindi pa naman tayo, ganoon. Hindi pa naman tayo kung miyembro ng mga nasa home for the agent. Eh tayo kung malalay sa mga bago, sa mga hindi paligtas, alalayan natin. Alalayan natin yung mga wala pa sa hindi pa nag-grow ng malalim sa Panginoon. Alalayan na sila, gabay lang sa tulungan natin sa kasila. Kasi wala namang gagabay sa kanila eh. Eh minsan sabi, wala nagpupunta, walang dumadalaw, walang nagpapalaw. Sabi ng isang kapatid, eh totoo ka na, una ka pa sa akin eh. Eh dapat ikaw, kasama, katuwang ka, nagpapalop eh. May tao pa ba rito? Pag nagbukbuk tayo sa bahay natin dahil sa problema, malulublog tayo sa problema. Iwanan ang problema, amen? Maglingkod sa Diyos, mag-evangelize, magpalo up, purihin ang Panginoon, ang lahat ng problema, lalayas! Pagbalik mo sa bahay, wala nang problema. At kung sakaling nandiyan pa rin yung problema, hindi ka naapektado. Hindi ka naapektado. Let the problem solve his own problem. Ganyan niya. No. If the Lord will not allow to solve the problem,
He will allow for you not to be affected with the problem. Kapag hindi sinusundan niya sa problema, papahintulutan niya, hindi ka na naapektuhan sa problema. Yun ang pinakamasarap na lahat. Yun ang pinakamasarap na lahat. Yung asawa mo problema, yung asawa anak mo problema, pero naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka naapektado. Ang ibig sabihin, you are no longer pagene. You are now mature Christian. You are no longer pagene. Pag ikaw, if you are affected with problem, no? At nagsusumit-sumit ka, you are still pabebe. It's time for you to be mature, David, and no longer be a pabebe. That's the pabebe Christian, amen. Minsan, totoo naman ito eh. Hindi naman lahat ng problema, inaalis ng Diyos yan eh. O inaalis ka agad ng Diyos lahat yan eh. Minsan, di inaalis ng Diyos. Minsan, matagal alisin ng Diyos. Pero alam mo, hindi ka naapektado eh. Ibig sabihin, hindi ka napabebe. Matured na na, amen! Pag-isabi natin, ay, napabebe! Ngina naman. Be matured. Not babes in faith. Be matured. Not babes in faith. Face the problem. God has a solution in every problem. If God will allow for the problems to remain, then you will no longer be affected with the problems. Ayun ang pinakamasarap sa lahat. Amen? Yan ang pinakamasarap sa lahat. Kasi hindi naman nakawala ang problema eh. Pagtingin mo rito, ito si problema. Pagtingin mo rito, ito si problema. Pagtingin mo rito, ano si problema? Pag ano, hindi ano si problema. Pag nakita mo yung problem, left and right, no, has so many problems, if you are not affected with the problems, then you are no longer a baby in Christ. A baby in Christ. A baby in Christ. But you are mature in Christ already. Amen? Amen? Paano mo malalaman matured ka na? Every Sunday, dumadalo ko kahit anong problema at pagsubok laman ng buhay, matured ka na. Amen? Hindi ka na-affected eh. Hindi mo na ako agad kayo. Ang problema eh. Papalamig muna ako ngayon. Saan ka pupunta? Bahala na. Kung saan pupunta, magpapalamig muna ako. Alam mo ba, pag may problema at hindi ka agad mamamasyal ka, pagsama talang sasaya ka. Pero pagbalik mo sa bahay mo, problemado ka pa rin. Totoo yun. Pero pag umatag ka, amen! Ang problema mo, mawawala talaga! Pakinggan mo ito. Lahat ng sikrabisyong ginagawa mo para sa Diyos, hindi mawawala ng kabulakan. Tandaan mo. Kaya lahat ng mga nakikinig at nanonood ng ating mga kapatid sa buong mundo, lahat ng sakripisyo para sa Diyos, hindi mawawala ng kabulukan. Every sacrifice given to God, offering to God, will never be in vain. God has always a plan. Laging lumalo, laging maglipot sa Diyos, laging mag-invite, magdala mo lagi ng kaluluwa. Alika, sama ka, pare. Pare, sama ka. Alika, sis, di ka na nakakadalo, nadaanan kita. O sis, punta ko din sa inyo, ha? Mag-share tayo ng salita ng Diyos. Mare, punta ko din sa inyo, mag-share tayo ng salita ng Diyos. Pare, punta ko yan sa inyo. Isang bote tayo. Isang bote ng Mang Tomas. Habang nag-inventuman tayo, akin yung Mang Tomas, gumbaga naman ang lichon. Punutan na. Akin yung bote, sa'yo yung lichon. Eh na. Amen po ba? Alam niyo po ba? Para mabilis na maraming maligtas, puntahan niyo sila. Kayo ang pumunta sa kanila. Dalawin niyo sila, makipagkwentuhan kayo sa kanila, ibahagi niyo ang pag-ibig ni Kristo. Visit your friends. Visit your relatives.
our brethren who are no longer attending, visit them. Share the love and salvation of Jesus to them. Siyempre sa una, ang daming problema niya. Ang dami sinisisi niya. Sinisisi ko ang likod ng Diyos. Pagwapo ng pagwapo. Narinig mo yan. Sinisisi ko ang Kingdom of Jesus Fellowship. Payaman ang payaman. Ang dami sinisisi niya. Sinisisi ko ang Pilipinas. Sinisisi ko ang sisi. Ang dami niya. Ang dami problema kung sa buklapan ng buhay niya. Hayaan mo lang si Mare. Hayaan mo lang si sister. Hayaan mo lang si brother na magsalita ng na sharing his own problems and so many problems, many regrets in this world, many accusations and allegations, etc. Let them speak all the trust from their hearts. Pero lahat ng mga basurang yan, huwag mo papansinin, amen? Yung mga basura nila, huwag mo naman kunin. Tapos pag-uwi mo ng bahay, hindi na rin ako hahatid. Grabe ang Kingdom of Jesus Fellowship yan. Grabe ang lingkod ng Diyos yan. Grabe ang Pilipinas yan. Hindi naman ganun. Natural na yan eh. Lahat ang pupuntahan mo. Puro problema, puro pagsubok laban ng buhay yan. Ang gagawin mo, pagkatapos siya sabihin ng lahat, sabihin mo sa kanya, Mare, God is good. Sister, God is good forever. Pare, God is good forever. Eh kung pare mo naman talaga yan eh, kasi ninong kayo sa isa, taga na kayo eh. Pare mo talaga yan, mare mo talaga yan. Eh may magyumpatulan lahat ng mga hinaing nila, problema, pagsubok, laban ng buhay nila, sama nila ng loob. Natural yan, kaya nga wala sa Panginoon, kaya nga hindi dumadalo, puro sama ng loob yan eh. Oo. Wag mo siyang, wag mo papatulan yan. At sabihin mo sa kanya, God is good. Ipag-pray mo siya. Halika, Mara, ipray tayo. Ibigay natin lahat ng Lord dyan. Amen. God is good. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. And lastly, I will fulfill my vows to the Lord. Yeah. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of His people. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of His people. Ano ba yung mga pangako mo kay Lord? Kaya kung magkaminsan, pinapaalala sa akin ang mga pangako ng Lord, huwag tayong magalit. Pag tayo pinapaalalahanan ng ating mga pangako kay Lord, sinasabi sa atin, tinetext sa atin ang mga pangako natin kay Lord, huwag tayong magalit. Dahil pag tinubad natin ang mga pangako natin kay Lord, yan ang sekreto na tuloy-tuloy na tagumpay. Yes. Pag tayo ay pinalalahanan ng ating mga pangako ngayon, sister, brother, kuya, ate, yung mga pangako natin ngayon, huwag natin biguin si Lord. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His people. Bakit hindi patago sa harapan pa ng mga tao para malaman din ng mga tao na dapat din silang tumutukan sa kanilang mga pinapangako. Nagigibig pa mo tayo. Let the whole world know that we are fulfilling my vow to the Lord in order for them also to fulfill their vow to the Lord. Amen. Sabi nga na Ecclesiastes chapter 5, beginning verse 1 and the following verses, fulfill your vow to the Most High God. Isa-isahin natin ang mga pinangako natin sa Lord. Kapag hindi natin tinupad ang mga pinapangako natin sa Lord, sunod-sunod naman ang problema pag sumuklaban ng buhay ang daan. Yes. Sapagat hindi natin tinutupad ang mga pinapangako natin sa Lord. Misan, tinanong ako ng Panginoon, kapag dumating ang malaking salapi, anong gagawin mo? Sabi ko, Lord, kukuha lang po ako ng mga pangangailangan ng pamilya mo para naman matugunan sila. Pero lahat yan, gagamitin niya sa gawain mo, sa pagligtas ng kanila. Hello. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of the Holy Spirit. Amen.
Is God is good? Yes. God is truly good and He is doing good things in our lives. And the Lord is good forever. Since the Lord is good, we have to sing praise to the Lord. We have to thank the Lord. And we must share the goodness of God to all the peoples of the earth. Let us serve and love Jesus more and more. And fulfill our vows to the Most High God. Kunin nga na ang Diyos ay mabuti. At mabuti siya sa habang panahon. Umaapaw ang kanyang kabutihan. Wala hanggan ang kanyang kabutihan. Nagpapatuloy ang kanyang kabutihan. Hindi papalpapalya ang kanyang kabutihan. Kaya naman, sambahin, halin, paglikuran, pagwitin natin ng Panginoon. Ibahagi sa iba ang pag-ibig ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon. Paglikuran natin siya. At anumang pinapangako natin sa Diyos, taparin natin. Sapagkat ang Diyos ay mabuti at mabuting magpakailang kailang paman. Amen. Shall we arise and bow our heads and close up our eyes? Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Tapin tayong lahat. Sige po. Sige, tapin tayong lahat. Kalimutan natin muna ang anumang problema pagsubok laban ng buhay. Let us forget our sicknesses. Let us forget our debts. Let us forget all the problems, all the trials and the temptations of life. Forget everything. Just focus on the goodness of God. Hallelujah! Come on! Express our love and praise and worship to the Lord. Because He is good and He is good all the time. And He is good forever. Kalimutan muna natin ang lahat. Ano ang problema pag sumuk laban ng buhay? Ano namang alalahanin? Ano mang sakit? Ano mang karamdaman? Ano mang puso? Ano mang utang natin na hindi na mabayaran? Kalimutan ang mga magagandang pangarap na hindi nag-aaroon ng katuparan. Atin munang pasalamatan. Atin munang purihin. Atin munang sambahin ang Diyos sa Kanyang kabutihan. Sapagat mabuti ang Diyos magpakailan kailanman. Kay ganun, Jesus, magpuri ka sa Panginoon. Tunay na Kristiyano, magpuri ka sa Diyos. Bayang Pilipinas, magpuri ka sa Diyos. Buong mundo, magpuri ka sa Diyos. Kingdom of Jesus, people of my calling and people of destiny, true Christians, man of Christ, praise the Lord. Thank the Lord. Worship the Lord. Philippine Island and the nations of the world, give thanks to the Lord. Praise the Lord. Worship the Lord. For He is good. He is good. And He is good all the time. For the machine shall be. We'll be faithful to complete. He who started over will be faithful to complete. Everybody, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Thank you.
akin sa Panginoon at ang lahat ng problema ay lutas na. Yes! 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 Just thanking the Lord. Just praising the Lord. Just worshiping the Lord is enough to heal, in order for God to heal our sicknesses and diseases, in order for God to save us and to meet all our needs and to provide all our needs. The Lord is good. The Lord is good. Yes, Lord. Lift up your hands to the Lord. I promise. Even I prophesy, if you will lift up your both hands to Jesus and praise and thank and worship the Lord, you will be healed this day, I tell you. All your debts will be paid, will be removed. All your problems will be removed. All your debts will be canceled, I tell you. I promise, even I prophesy, pinapangako ko at pinapromise ko. Nandito ka, nakikinig at nanonood. Pasalamatan, sambahin, purihin mo lang ang Diyos. Utang mo'y mababayaran. Sakit mo'y gagaling. Problema at pagsubok laban ng buhay ay malulutas. Ano bang mga pangangailangan, tutupin ang Lord. Pinapangako ko, ipinapromise ko in the name of the Lord. Yes, I prophesy. I promise in the name of the Lord, in the name of Jesus, all your debts will be canceled. All your needs will be met. All problems will be solved. All sicknesses and diseases will be healed. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. The Lord is good. Yes. The Lord is good. Blessed is the man. Blessed. Marinig ng aming mga guru, ng aming classmate, ng aming tinuturuan, ng aming kamag-anakan, lahat ng tao na mabuti ka. Ipapahayag namin itong programa namin. Hindi namin titigilan. Yes, Lord, our neighbors, our friends, our relatives, our loved ones, our classmates, our students, our professors, all peoples of the earth will hear our declaration, our proclamation, that you are good and you are good all the time. You are good forever. Yes, Lord. Pakinggan mo ito bago tayo magpatuloy. Pakinggan mo lang ito maingi. Sa mga pupuntahan mong ospital, sa mga pupuntahan mong may sakit, sa mga pupuntahan mong may mga problema, may mga pagsubok, may mga laban ng buhay, may mga hinahilan, may mga hinanak, sabihin mo sa kaagad ito, ang Diyos ay mabuti. Gagaling ang may sakit, maniwala ka sa akin. Even I promise and even I prophesy. Ang mga problema at pagsubok, laban ng buhay na kanilang inakaharap, mawawalan lahat, believe me. Isa lang gagawin mo, sabihin mo, mabuti ang Diyos. Iyan lang ang gagawin mo. If you will meet somebody
in sicknesses and in diseases. If you will go to hospital, if you will meet a person full of problems, just speak the word, God is good. And the sick will be healed. All problems will disappear, I tell you. All deaths will be canceled, I tell you. Because God is faithful to Himself. He will never be bad. And He is good all the time. Gawin mo ito. Huwag na wag mo ito hindi gagawin. At maging sa sarili mo, lagi mo ipapahayag that God is good. And all problems will disappear, I tell you. Sapagkat walang pwede ko para sa Diyos. Who is there like you? Who is there like you? Yes, Lord. Oh,
mahal kita buhay mo ng puso. Sabagat wala sa araw at oras na ito, the Lord will change your life, will change your life. As God brought them nearer to the Lord, as God brought men to the Lord will bring your heart near to the Lord. You will never be silent. You will never keep quiet. You will sing and dance before the Lord, coming from the deepest part of your being, coming from the deepest part of your heart. For the Lord will change you now. At kung sino bang mga praise and worship ministers, dancers, ang gusto ang mag-iari ito sa buhay nila, pwede nang lumapit at tumakbo ng harapan. Kung sino bang mga praise and worship ministers, dancers, tamburiners, ang gusto ang lumapit sa harapan, pwede nang lumapit sa harapan. Praise and worship ministers, every dance and tambourine ministers, willing to worship the Lord from the deepest part of our being, of our heart, come forward. Oh, Mr. Lord. Praise and worship ministry. Meron bang mga lalaki at mga babae gusto mag-aaring magtulog ng buhay sa Panginoon, sa Panginoon, sa Panginoon sa oras na ito? Mga nakikinig at nanonood, if you are watching, if you are listening, you are a part of the praise and worship ministry, that's it, that's it. And you want to offer your heart and your life to the Lord, much, much nearer and closer to the Lord. You are watching and listening. Stand by your feet. And offer your life to Jesus. At kung sakali hindi ka naman member ng Praise and Worship Ministry, pero gusto mo, ilapit ang buhay mo, ang puso mo sa Panginoon. Limapit ka rin sa harapan. Come on. Lapit ka. Kung dati kang naglilipot kay Kristo na sa anumang kaparaanan, pero gusto mong babalik sa mataas na paglilipot kay Kristo, lapit ka sa harapan. If you are serving the Lord anymore, then you stop. And you are willing now to serve the Lord in a much deeper way, come forward. Even though you are not a part of the Praise and Worship Ministry, if you want to offer your life to Jesus in a much, much deeper way, stand to your feet and come forward. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, tumayo ka sa iyong kinaupuan. Yung mga nandito naman ay lumapit kayo sa harapan. Huwag niyo pong sayangin ang sandali at panahon. Lahat ng gusto na mag-alay muli ng katotohanan ng buhay ng puso sa Panginoon, lumapit ko sa harapan. Ililigtas natin ang maraming hindi paligtas. Ipapahayag natin ang kabutihan ng Diyos. Paglilipuran natin ang Panginoon. Tutuparin natin ang ating mga pinamamaw sa Kanya. We will share the goodness and love of salvation of God to all the peoples of the earth. We will evangelize the soul of the lost. We will serve the Lord. And we will fulfill our vow to the Most High God. Sige po, naghihintay mo po ang Diyos sa harapan. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Sige na ganyan. Lahat ng mga lumapit
sa harapan. Lahat ng mga nakikinig at nanonood na tumayo at nagtaas ang dalawang kamay patungo ng langit. Lahat ng mga lumapit sa harapan at nagtaas ang dalawang kamay patungo ng langit. Those who are watching and listening, and those who are here, that is stand with their feet, and raising their both hands to Jesus. Receive it now! The touch of the Holy Spirit! I promise, even I tell you, even I prophesy, your life will never be the same. Again, I tell you, kura masanta na masyanta, at sinasabi ko sa iyo, Pastor Alvin, simula sa araw na ito, your life will never ever be the same again. Sa bawat awit mo, tugtog sayaw mo sa Panginoon, uhugutin mo yan sa mula sa rematura ng iyong dibdib ng iyong puso. Kura masyanta na masyanta! Kura masyanta na masyanta! At ito rin ang gagawin sa iyo ng Panginoon, Sister Jelly! Ang sigaw ng iyong dibdib, ang isigaw ng iyong puso. Gusto mo bigla, gusto mo mawala. Marami ng mga bagay na nakikita, narinig ka, alam mo hindi tama, hindi totoo. Pero gusto mong magpakatamang magpakatuto sa Diyos. At gusto mo bang mas maglipot pa ng mas mataas sa Panginoon. Nakita ng Diyos lahat yan, narinig lahat ng Diyos yan. At gabi mo na ngayon, kukultahin sa Scott, kura na karamahanda. Sa Lunes Morning Radio Full Time Ministry. You are not just a praise and worship minister in the last days. You are not just a servant of God in the last days. But you will teach and you will preach and you will prophesy my word, says God. At alam mo yan mula pagkabata mo, alam na alam mo. Tingnan mo ka naman Diyos, tinintig ka na ng Panginoon. Alam na alam mo mula pagkabata mo, ang pamilya ninyo ay para sa Diyos. Alam mo yan. Kura masinibiyan ka na masyadya. So sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, Father, I pray, touch them in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Let it flow! Let it flow! At salamat, Panginoon, sa mga nakikinig at nanonood. I thank you, Lord, for those who are watching and listening, Father God. They are willing, Father God, to offer their lives, their hearts to you, Lord, in a much deeper way. So, Father, touch them now, I pray, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Father, let it flow! Let it flow! Sakatana na santa! Rimi! Rimi! Roma! Rimi anda! Rimi anda! Roma saka! Let it flow! Let it flow! Kara! Isya! Roma! Ria! Ria anda! Yes! Maglilintas ka ng maraming kaluluwa.
paglilingkuran mo ng Diyos. Ipapamaling ka mo sa maraming kabutihan ng Diyos. Tutuparin mo ang mga pinapangako mo sa Diyos. Dahil ang mabuti, dahil ang Diyos ay mabuti, mabuti siya magpakailan-kailan mo man. Truly, your life will never be the same again. You will share and praise the love and salvation of Jesus. You will share and praise the goodness of the Lord. You will serve the Lord in a much deeper way. You will fulfill all your vows to the Most High God. Because the Lord is good, and He is good all the time, and He is good forever. So tayong lahat ay magtaas ang dalawang kamay patungo ng langit. So Father, for your own glory alone, let it flow. Many Christians are short in loving the Lord, in serving the Lord in a much, much deeper way, in fulfilling our vows and vows to the Lord in a much, much deeper way, in fulfilling our high calling and perfect destiny in Christ. Kaya sa oras na ito, huwag lang natin ibigay ang ating tithes offering first fruits. Ibigay natin ang pinakadalas para sa Diyos ng tuloy-tuloy. Let us not only give our tithes and offerings and pledges and first fruits to the Lord. Let us give our best to Jesus. Give our best to Jesus. Lahat ng mga nakikinig at nanonood, para sa inyong mga kaloob financial, para malaman niyo mga gawain natin sa buong mundo, para sa inyong katanungan, mga prayer requests, o ano man pwedeng itulong sa inyo, mag-text ang tumawag 0922-851-6399 0992-898-8923 0992-851-6399 0992-898-8923. To those who are watching and listening right now, the Lord bless you this day. The Lord heal you this day. The Lord did great things in your lives this day. Bless the Lord. Support the ministry. Be a part of the worldwide evangelism. For your donation, tithes, offering, pledges, support, first fruits, whatever you can give to the Lord, just contact us at 0922-851-6399 0998-989-2963 0922-851-6399 and 0998-989-2963. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon sa bahay. Sige natin ang mga
mahal ng ating mga damo binigay sa Panginoon. Hindi na mahalaga ang tithes offering sa first fruits lamang, ang pledges lamang, at donation lamang. Ibigay natin yung pinakadabis natin sa Panginoon sa oras na yun. Kung ano man yung mga hinihingi na Diyos ibigay, kung ano man yung mga pinakatabi natin na sinasabi na Diyos na i-release, i-release po natin. Lalo na po ngayon, itong darating na week na ito, magbabayad ulit tayo ng church na ito, bayad ulit tayo ng radyo, bayad ulit tayo ng tubig, bayad tayo ulit ng ilaw, mga minamahal. At sa darating na katapusan ng August, we will be celebrating the anniversary of the radio and TV ministry. Not just the radio, but TV ministry. At sa ngayon, isama rin natin sa pananalangin, si Pastor Roan, si Pastor Danny. Sila ngayon ang nag-aasikaso na nagawain natin doon sa Gimbarba. Marami silang inaasikaso ngayon doon lahat. Lahat. Yung mga trabaho, dapat kong trabaho, yung tinatrabaho nilang lahat ngayon doon. Maraming masabi natin, may mga nakatalaga doon. Opo. Pero kinakailangan po magmula sa main church. Sapagkat yung mga nakatalaga roon ay paminsan-minsan lang nagpupunta rito. Kulang na ang karanasan, ang buhay, ang kalakasan, kulang na ang marami. Sa kanila kulang na kailangan, ng totoo na dapat sila naman ang pumasok dito. Kinakailangan mula sa main church ang ipadala para mag-aregyo at mag-ayos. Nariginig po ba tayo? Amin po ba? Kaya yung mga leaders dito, maghanda-handa rin tayo sa pag-iisang araw kayo naman ang ipapadala sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa iba't ibang panig ng Sanggaitiga. Nakikinig po ko tayo sa magdating pagdamutan ng Diyos, yung supreme power best of the Lord. Kung ano yung mga tinatabi, kinatago, iniipit-ipit natin dyan. Kaya yung isa nating, mapapansin natin isang speaker natin na nasa pag-uwaan ngayon. So, hindi ko alam kung magkano ang tubos nun. So, ibigay po natin ang pinakadabis natin sa Panginoon. May isang camera na lang gumagana natin. So, kinakailangan natin bumuling lima na isa pang camera. Nakikinig pa po tayo. Kaya lahat ng mga nakikinig at nanonood ay kayo pinagpala ng Diyos. Wala akong bayan. Akamutihan ng Diyos. Pero, in return, tumulong tayo sa needs ng church. Sa mga bayarin, sa mga gastusin, nasa pagkabayad ng radyo, ng telebisyon, at nalalapit natin ang anniversary ng Radio at TV Ministry, ang mga kumakalat natin, USB, DVD, CD, at ang ating mga evangelization all over the nations of the world. Kaya para sa lahat ng mga nagiginig at nanonood, hinihintay namin ang Panginoon ang inyong mga pagpapadala. Give your best. Kumunta ko tayo sa 0998-989-2963. 0922-851-6399. Ibigay niyo po sa amin ang inyong buong pangalan. Ibigay po ninyo sa amin ang buong address ninyo. Magdadalan po namin kayo ng church BIR receive. Hindi po receive. Nabili lang niya sa mga bookstore o sa mga tabi-tabi o mga pinagawala. Mismo galing ng BIR, church BIR receive. Ipamadala po namin sa inyo. Para maliwanag na maliwanag na sinasabi sa inyo walang corruption dito. Amin po ba? May tao pa po rito. Kayo, nakikita, di ba, nakikita, naririnig ninyo, nanonood kayo, nakikita ninyo, nag-aabuloy sila sa iglesia nila o sa sambahan nila, sa kabiyan, simbahan nila. Ngayon, nakikita natin sila mismo, mga magkakapatid, di ba, mag-iina. Sila mismo magkakasama, nag-i-expose sila kayo. At sinasabi nila, there is corruption within the church. Actually, magbukas ka lang sa internet eh. Magbukas ka lang ng Facebook. Kahit na hindi ka manood ng news, naka-flash yan, trending yan eh. That's true. Kaya Pilipinas, gumising ka. Buong mundo, gumising ka. Wake up, Philippines. Wake up, nations of the world. Support only the true church. Really spreading the true gospel of Christ. At yung napakaganda ng mensahe ng nakaraan ng Preach the Word, napakaganda nun. Orderin po ninyo yung DVD niyo. Napakaganda, Preach the Word. Napakaganda po. Sukunin natin ulit itong mga offering bucket na ito. O kaya, magano naman tayo ng ulo itilog yan. Yung para sa mga church rental natin, ibigay na po natin mga minamahal. At yung mga wala rito, paalalahanan natin. At kung sino yung mga wala, paalalahanan natin. Kung sino yung mga hindi dumadalo, paalalahanan at sino hindi nagpupunta, paalalahanan natin. Bitbitin natin, sabihin natin sila. At sabihin natin sila na, sige po,
Nagalit sila, alam ninyo, ang lahat ng sakripisyo sa magdalo, lahat ng sakripisyo sa pagbibigay, lahat ng sakripisyo sa maglilingkod, hindi mawawalan ng kabuluhan niya. Sapagkat walang korupsyon sa Kingdom of Jesus Fellowship. Kaya kung kayo po'y nagpi-Facebook, lagi niyo pong bisitahin ang Kingdom of Jesus Fellowship, Kingdom of Jesus Fellowship International. Para nang sa ganun, updated po kayo. Sa mga naapos po roon, sa mga pinapahayag po roon, mga minamahal, nagiginig pa po tayo. Amen po ba? Kaya sa ngayon, hindi na pinag-uusapan yung tithes offering purpose lamang. Ano yung mga binubulok sa inyo ng Diyos? Ibigay po ninyo yun. If the Lord is asking you to give this, to donate this, so do it. It doesn't matter if it is bigger than tithes, much bigger than the first. Yes, Lord.
righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody sing righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on, everybody, don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on, everybody. Love in the kingdom. There's so much love in the kingdom.